Sa episode natin ngayon, titikman ko ang Tenampa Tequila. Kung ready na kayo, ilabas na ang shot glass at samahan niyo akong tumagay. Hello everyone, it's actually 8:30 in the evening and few minutes from now is meron kaming session or schedule ng inuman dito sa bahay. Ang alak na inumin namin is tequila at ang brand nito ay... So samahan niyo ako kung anong magiging experience ko sa alak na ito. Mamaya abangan niyo kung ano yung magiging review and comment ko kung ano ba ang lasa ng alak na ito. Alright guys, so let's go and tara! Ang tequila ay unang ginawa noong 16th century. Malapit ang paggawaan nito sa bayan ng tequila sa Mexico, kaya naman isinunod na dito ang pangalan na tequila. Higit naman na nakilala ang inumin nito noong 19th century sa pamamagitan ng pag-inom na may asin at may maasim na prutas. Nagpatuloy at naging sikat ang paraan ng pag-inom na ito dahil ang asin ay bumabawas sa tapang o init ng alak at ang maasim na prutas naman tulad ng lime ay bumabalanse at nagbibigay ng flavor sa inumin na ito. Maraming klase ang tequila mga tol, pero ang titikman natin ngayon ay ang Tenampa Tequila. Ito ay isang reposado tequila na ang ibig sabihin ay rested, aged o inimbak. Ang pag-iimbak ng tequila ay di bababa sa 2 buwan at hindi naman humihigit sa 1 taon. Okay, so ayun, nasobrahan na yata ako sa research, hindi na ako makapaghintay. Tikman na natin ang tequila na ito. Guys, punta na tayo sa tequila review namin. Edison. Anong masasabi mo sa tinira natin ngayong gabi? Tenampa. Anong masasabi mo sa Tenampa? Ano? Pangatlong bote natin yan. Sarap siya eh, compare sa mga ibang ano, sa ibang tequila natin. Parang may ganun eh. Okay naman siya. Mainit siya sa katawan, pero... Hindi nakakalibog. Oo. Oh. Clean, Algon? Hindi nakakalibog. Ah, okay. Ayun. Pero okay siya. Nakakalibog. Ay. Ayun kasi siya. First time ko kasi nag-inom ng walang chaser eh. Dito lang. Kaya okay siya. Okay. Ako din eh. Hindi din ako fan ng ano ba. Dapat lagi may chaser eh. Mm-mm. Pero ngayon lang din nag-inom ng walang chaser. Wow. Ayun, lasing na ako. So, Paul, anong masasabi mo sa Tenampa? Punta kayo ng Tenampa. Madulas! Hindi, ano ko eh. Parang may dumulas. So, do you mean every time na sinashot mo siya, parang dumulas? Oo, ay! Dumulas! Hindi nakakalasing to. Huwag na kayong bumili ng ganito. Ayaw mo magbahal! John, hawakan mo! John, ano mo masasabi mo sa tequila Tenampa? Hindi masarap eh. Kumbaga, solve ka na eh, no? Pero dito, mahina ka na. Gaya sa mahina bumili. Ka pa. Sino mo bumili nito? Mahina din eh. So, sino pa? Mahal ko siya. Mahal niya pa rin. Mahal ito. Mahal. Huwag kayong bumili. Masasaktan lang kayo. Okay. So, small review lang naman. Anong masasabi mo sa alak? Kasi ito na yung pangatlong bote natin. Ito ba? Pwede mo bang i-recommend sa mga friends mo? Oo, pwede. Sa mga girly-girly. Pang girly-girly lang. Ibig mong sabihin, tong tiki
tequila na to, pang girl. Oo, pang girl shot. Lang. Ah, hindi siya pang ano, masculine. Medyo crispy yung lasa niya. Sa mga alak, ano eh, like, sa mga wine. Yan! Yan yung gusto ko. Yung may mga crispy taste kasi Mark, yung ano yun. Mark, saglit lang. FYI ko lang yung mga viewers ko. Kasi itong tropa ko na to, nagtrabaho siya sa... Sa wine cellar. Yung ano? Ano tawag doon? Ano? Winery. Oo, oh, winery. Nagtrabaho siya, guys, sa winery. Sumilier yan si Mark, sumilier. Kaya gano'n siya. Ganun siya ka-expert, guys. Sa port sa Bersino. Ayun. Yeah. Ay, punta pala kayo doon. So, guys. So, guys, ganun siya ka-expert sa ala kasi nagtrabaho siya sa winery. Ang last question ko. Hindi. Paano madidescribe yung, ano, tinampa na, ano, tequila? Yung sabalik kasi yung mga tequila kasi mga crispy taste, mga ganyan. Uy! Ah, okay. Yung so guys, ngayon pala ako natututo kung ano talaga yung mga... description when you're... Bulat kanin ako may mga ganung ano term. Crispy. Ah, yan ah! Tama so, nila. Ah, para dyan. Ano pala, yung parang tama. Pag ninamnam mo siya, ma parang mapait na mapakla. Crispy yun. Oo. Crispy tag. Parang ganun. Crispy wine, mga ganun-ganun. Okay. I-google nyo na lang, guys. Okay. So, yun... Putang ano, nautot ako. So, ayun. It's actually 1:30 in the morning. Pakilaman so far yung tama ng anak. Kakatapos lang namin. Nakalato na kami ng bote ng tinampa tequila. Ininom nyo itong anak na to is wait lang guys, didigay ako ayun ang masasabi ko lang kapag ininom nyo itong anak na to is kontihan nyo lang yung number one, pulutan so para kayo masyado mabusog at mas madala nyo yung tama ng tequila. And number 2, so dahil tequila shot siya, so hindi kayo mag-chaser. So, mas walang reason para mas maging bloated or mabusog. Mas maging feeling busog kayo pagdating sa pag-iinom ng alak nito. Okay? So, yun yung mga common things na dapat ninyong tandaan. So, dapat bang i-recommend to sa inyo as inumin? Well, I can say yes. And okay siya. Nakatatlong bote kami and tama lang yung tama. And okay, nag-enjoy ako. So, ganun lang naman ang usapan dito guys. Diba? So, kung nag-enjoy ka, then... So, kahit anong alak na gusto ninyong inumin, so, lagi nyo tatandaan, always drink moderately and huwag kayong sasagad para kinabukasan may lakas pa kayong bumangon and pwede pa kayong maging productive na gumawa ng iba pang bagay. Alright? So, ayun. I hope nagustuhan ninyo yung video ko and sa mga hindi pa nagsasubscribe, please check my channel in YouTube. It's Diegz Luna Channel. And lagi nyong tatandaan, if your time is not gold, well, I can waste your time. So, ayun lang guys. Ingat and see you in my next video. Bye-bye. For more Diegz video, just visit and subscribe the Diegz Luna channel in YouTube. I can waste your time.